Hello guys, ito na namang muli ang yung si Mr. Cucinero. Ngayon, magluluto tayo ng masarap at isa na naging paborito nating mga Pinoy. Ang chicken cordon bleu. Magluluto rin tayo ng white sauce. Kaya tara na, magluto na tayo. Hello, hello again. This is Mr. Cucinero. And don't forget to subscribe. Saglit lang guys, kailangan ko munang ihasa ang aking kutsilyo. Kakailanganin ko kasi ang matalas na kutsilyo ngayon. Medyo malaki kasi ang bigay ng manok ngayon ni Mayor. Ayan o, may nag-sponsor. So guys, chicken breast lang ang kukuhanin ko dito. Siyempre, hindi pwede yung may buto. At ayan, tagumpay, nakuha ko rin ng chicken breast. At ngayon, kakailanganin ko namang i-flatten ang ating chicken breast. Medyo malaki ang aking chicken breast, kaya maganda rin itong i-slice ng maninipis. Ito ang bagay at magandang gawin sa ating chicken cordon bleu. At pagkatapos kong panipisan ang aking mga manok, siyempre, kailangan kong isanitize mabuti ang aking sangkalan. Ngayon, kakailanganin natin ng plastic wrap. Una, ilalagay natin ang inislice nating mga manok sa ibabaw ng sangkalan na may plastic wrap. Aayusin natin to, tapos ipa-flatten natin. Sa pagpa-flat ng manok, pwede tayong gumamit ng mallet o rolling pin. At pwede ring matigas na bote. Huwag na mamartilyo, hindi naman tayo karpintero. Basta flat siya at matigas para hindi mabutas ang ating plastic wrap. Oh, ayan, di ba? Na-flat ko na. Susunod na ilalagay ko ngayon ay ham. Nakabili si Mrs. Cucinera ng ham, yung sweet pepper cooked ham. Pwede rin naman kayong gumamit na regular ham, depende na sa inyo 'yon. Ang ginamit ko sa aking cordon bleu ay cheddar cheese. Soft cheese ang ginamit ko dito. Mas maganda, na-flattened ko siya. At pinaris ko ng size sa aking ham at manok. Ngayon, sundan muli ang ginawang proseso kanina. Mas maganda at mas mabilis siyang bilutin mamaya. Napansin nyo guys, hindi ko na nilagyan ng asin, paminta, at anumang pampahanghang sa aking manok kanina, diba? Bago natin bilutin. Medyo may konting alat at anghang. Ang ginamit kong ham kaya malasa na siya. At medyo konting payo lang guys sa ating pagro-roll yun ng manok. Huwag masyadong madami ang cheese na mas madami pa sa manok. Kasi ang tendency niyan kapag mas marami ang cheese at nasa labas, mabilis na mangingitim ang ating kawali mamaya sa pagpiprito. Kaya kailangan gayahin niyo kung paano ko ito ginawa. At ayan, nairap ko na. At ngayon ilalagay ko na sa freezer. At least for 30 minutes. Kaya natin ito inilagay sa freezer para hindi lumabas at malambot pag nagbe-breaded na tayo. Sa pagbe-breaded, kailangan natin ng 1 cup na harina, 2 itlog. Dito ko na inilagay ang asin at paminta. Tapos babatiin natin ng mabuti. Ngayon, maglalagay na ako ng breadcrumbs. Kailangan natin ng breadcrumbs, of course. At kinuha ko na sa freezer ang ating manok. Ayan, ngayon, i-coat natin sa flour o una sa harina. Kailangan makoat mabuti ang manok sa harina bago natin isunod sa itlog. At isusunod natin sa breadcrumbs. Kailangan din natin i-coat mabuti. At ayan, na-coat na nating lahat. Sunod, magpapainit na tayo ng ating mantika o cooking oil.
kailangan mainit na mainit muna ang ating mantika bago natin ilagay ang ating binreadings. At sa katamtamang apoy lang tayo magluluto, guys. At ipiprito natin ito 6 hanggang 7 minuto magkabilang side. At gawin din ang proseso na ginawa kanina. At ngayon, hahanguin na natin ang ating piniritong chicken cordon bleu. Guys, pagkahango natin, ire-rest muna natin siya bago natin hiwain. At least 10 minutes. Ngayon, magpe-prepare na tayo ng ating white sauce. Una, ilagay ang 2 kutsarang butter. Ganon din ang flour. 2 kutsara din. Hahaluin natin. Gagawa tayo ng roux. At may 3 types tayo ng roux: white, bland, and brown. Ang lulutuin natin syempre white sauce, kaya white sauce ang ating gagawin. Ngayon, naglagay ako ng condensed milk, 1 kutsara, at 1 cup na evaporated milk. Pakukuluan lang ito sa mahinang apoy at continuous ang paghahalo. At kapag nakuha na natin ang lapot ng sauce, lagyan na natin ng asin at paminta. Continuous lang ang paghahalo. Tapos, ready na to. Ngayon, hihiwain na natin yung pinirito natin kanina. Hiniwa ko ito after 10 minutes na ipinirito ko. At guys, konting payo lang, wag na wag nyong hihiwain pagka prito. Ang tendency kasi nun, kapag hiniwa nyo agad, masisira ang forma. Mainit pa kasi ang ating pinirito. Malambot pa kasi ang cheese nito. At masisira ang binareded natin. At sa isang lalagyan, ipiplate lang natin siya ng ganito. Nilagyan ko ito ng dahon ng saging na dinarang ko sa apoy. At pagkaayos, ilalagay na natin ang ating white sauce. Itry nyo guys, kaya-kaya nyo ring lutuin to. Hindi naman kamahalan ng sangkap at pwede rin gawing negosyo. At ngayon, nagchop ako ng king chai. Ito ang gagawin kong garnish, pang bling bling. Bling 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 bling. At ayan, ready na ang ating chicken cordon bleu with white sauce. And don't forget to subscribe. Sana guys, may natutunan kayo kahit papano sa aking mga niluto. At huwag kalimutang i-like and share. Huwag kalimutan si Mr. Cucinero. Subscribe. Oh, shout out sa mga mahilig sa cordon bleu. Unang-una, Nanay Myrna, Sin Lalaine, Ineng, Ate Raquel, pamilya ko dyan sa Qatar. At guys, supportahan din natin ang ating kaibigan na si Mark Aloy Vlogs. Subscribe din kayo guys. Next time again, salamat sa panonood.